So here we go again, mga idol kabola, no? Nakakalungkot. Ang bad news na naman ngayon, for the second time around, tinalo tayo nitong Angola. Yung unang pagkatalo natin ay tinalo tayo ng Dominican Republic. Ngayon naman ay itong team ng Angola. Nakakalungkot kasi ine-expect natin, napakalakas ng Dominican Republic. Doon sa assessment ng mga basketball experts, maging ng mga Gilas fans, ay parang kayang-kaya natin itong Angola kung ikukumpara natin sa Dominican Republic. Because initially, mas mataas yung assessment ng mga experts dito sa Dominican Republic. We're not saying na hindi magaling itong Angola. In fact, na tinalo tayo. Pero comparing these two teams, parang yung expectation natin ngayon na baliktad, na parang mas malakas ngayon itong Angola na nakalaban natin kumpara doon sa team ni Karl Anthony Towns. Pero mga idol, patalastas muna bago tayo magpatuloy. Paki-click naman ang subscribe button. Paki-like din ang video na ito bilang suporta dito sa ating channel, Maestro Coach TV. So as usual, ano, bigyan natin ng isang maiksing assessment lang naman, analysis, kung paano tayo natalo dito sa koponan ng Angola. So napakaraming mga significant details tayong pwedeng sabihin ngayon. Unfortunately, hindi natin kayang sabihin yan sa sobrang dami. So naglista lang ako ng mangilan-ngilan na mga importanteng details na napansin natin dito sa matchup natin against Angola. So on my number one list na napansin ko dito sa matchup natin against Angola, actually napansin ko rin ito doon sa laban natin against Dominican Republic, yung maagang pagsuko. Okay, fine, nakikita natin, lumalaban naman in fairness itong mga players natin. Pero kung naalala nyo mga idol, doon sa last 3 minutes against Dominican Republic, at dito naman napakaaga pa lang, last 6 minutes ng 4th quarter against dito sa koponan ng Angola, ay marami na ang nagpapakita ng pagsuko. Pero ang nakakalungkot dito, nagsisimula yung frustration phase na yan dito sa kanilang coach na si Coach Chot Reyes. If we're going to review yung mga footages, ano, mga video footages na yan, makikita natin yung maagang pagsimangot, yung poker face, yung maagang paghaba ng muka nitong si Coach Chot Reyes, samantalang meron pa tayong 6 minutes along the way of the 4th quarter. Ang nakakalungkot kasi dito mga idol, kung ano yung actuations ng coach ay nagtra-translate yan dito sa mga players. Nakapagtataka itong si Coach Chot, pasensya na, hindi naman sa nagiging haters na talaga tayo nitong si Coach Chot, ay hindi maiiwasan talaga na sa kanya nakafocus ang observation ng mga tao. Yung na-observe natin dito kay Coach Chot, ano? Parang napakatahimik niya na walang kalatoy-latoy, ano? Walang ka-energy siya doon sa kanyang pagmamando dito sa ating mga players. Actually, yung mga coaches, may ganyang style talaga minsan yan. Kanya-kanya sila ng pamamaraan ng pagmamando, yung iba ay talagang hyper, yung iba ay tahimik lang. Pero may mga pagkakataon na talagang kailangan mong sumigaw, kailangan mong maging energetic, kailangan mong magalit, ano? Para sa ganun, magising itong mga players at mabuhayan sila ng loob para ipakita mo sa kanila na hindi pa tapos ang laro hanggat hindi naririnig ang final buzzer ng fourth quarter. Actually, ilang beses siyang nakunan ng camera. Doon pa lang sa laban natin against Dominican Republic at ganun din dito sa Angola, ilang beses siyang nakukunan ng video. At kitang-kita natin na talagang napapayuko siya. Yung mukha niya talaga, kahit hindi magsalita, ay mukha na parang nagko-concede. Unfortunately, sabi ko nga, nakikita din yan sa mga players. Kaya kung mapapansin ninyo, around less than 6 minutes, yung mga players din nagpapakita na rin ng mga mukha na parang nagko-concede na sila. In fairness, pagdating naman doon sa last 3 minutes, ay nabuhayan lang ang mga tao, nabuhayan lang ang mga players nung ipinasok itong si Renz Abando. Honestly, hindi ako natutuwa doon sa pagpasok kay Renz Abando. Oo, talagang gusto kong ipasok, gusto kong gamitin itong si Renz Abando. Pero yung nararamdaman ko, opinion ko lang naman ito, mga idol, ano? Disclaimer lang, sariling opinion ko, yung pagpasok niya dito kay Renz Abando ay hindi para maging bahagi itong si Renz Abando ng kanyang tactical plan. Yung parang pakiramdam ko mga idol, parang pinasok lang siya para lang ubusin yung oras. Unfortunately, dahil magaling nga itong bata, ay talagang nakapag-create siya, nakapag-ignite siya ng excitement sa kanyang mga kapwa players, lalo na sa mga fans. Kay biglang ginanahan sila less than 3 minutes. Unfortunately, it seems too late. Kasi yung napapansin natin dito sa style ng coaching nitong si Coach Chot Reyes, napaka-brave niya, napaka-aggressive niya pagdating doon sa first and second quarter. Ito yung tipo ng coach talaga na parang ganado siya kapag kalamang ang kanyang team, lamang ang kanyang mga players. Pero pag unti-unti na natatambakan,
O hindi naman talaga tambak itong ating Gilas Pilipinas, pero pagka hindi na pumapabor sa kanya yung mga momentum, yung mga breaks of the game, doon tayo nagkakaproblema dito kay Coach Chot Reyes. Recently, naging tambakan din ang mga pagkatalo ng mga counterpart natin na mga Asian countries kagaya ng China, Lebanon, Iran, Japan. Pero nakakalungkot isipin na tayo hindi naman ganun katambak, pero parang ang bilis mag-concede yung pagmumukha ng ating mga players. Pero ayokong isisiyan sa mga players eh, dahil sabi ko nga, kung sakaling yung mga players ay nagiging nagdadabog na o kaya nagpapakita ng pagkapagod o kaya yung frustration, normal yan sa mga player. Ang player kasi talagang hindi nila maiiwasan, hindi nila mapipigilan yung ganyang mga emosyon. Pero dapat dyan pumapasok ang intervention ng isang tactician. Dapat pinupunay yun ng coach, dapat sinasawata yun ng coach, sinasabi yun sa dugout, sa timeout, para sa ganun, pagbalik nila sa loob ng court, matapang ulit ang mga player. Unfortunately, baliktad ang nangyayari. Parang nagtra-translate, nagsisimula yung ganung uri ng attitude dito sa part ng coach at sumusunod na lang itong mga players natin. Samantalang itong mga counterpart natin ng mga Asian countries, kahit tambak na sila, ang lalaki ng lamang, pero consistent pa rin yung kanilang attitude from first quarter to fourth quarter. Kasi nga yung ipinaglalaban natin dito ay hindi lang yung score, yung pagkapanalo, kundi yung sense of pride na dapat kahit tambak ka na, itaas noo ka pa rin. May kasabihan tayo, ang isang warrior, hindi niya ipapahalata, hindi niya ipapakita sa kanyang kalaban kung ano ang kanyang weakness. Kaya madalas, ang pagmumuka ng isang warrior ay parang isang buksingero. Yung mga buksingero, kahit hilong-hilo na, kahit nasasaktan na, kahit napuruhan ng isang suntok, pero tatawa lang sila at hindi nila yan aaminin. Hindi nila yan ipapahalata sa kanilang mga kalaban. So yan yung isang napuna natin dito sa kanilang head coach. Nag-translate yung early na pag-concede, yung early frustration sa loob ng court down to the players. So nakakalungkot lang na isipin at sobrang late na niya na-discover o naisip na ipasok talaga itong si Ren Sabando. Palibhasa sa aking pakiramdam ay wala naman talaga siyang planong ipasok ito. Kumbaga parang garbage time na. Pero mantakin nyo mga idol, ano? Sa loob ng ilang minuto lang na ipinasok itong si Ren Sabando, nakapag-ignite siya ng excitement na buhay niya ang dugo ng mga kapwa niya players pati ng mga fans. How I wish pag maaga niyang hinugot itong si Ren Sabando, siguro early on the fourth quarter, siguro baka hindi pa ganun ang naging outcome ng laro. And for the second assessment na nakita natin dito sa laban natin against Angola, kapansin-pansin na talagang hirap makakuha ng bola itong si Jordan Clarkson. So yun yung sinasabi natin na very predictable na talaga ang sistema, yung play nitong si Coach Chot Reyes. Fine, may nakita naman tayo in fairness na kaunting adjustment. Ayoko maging bias. May adjustment talaga na ginawa para dito kay Jordan Clarkson. So hindi siya masyadong humahawak na ng bola from coast to coast. Dahil nung nakaraan, doon siya inulan ng turnover or error doon sa pagdadala niya ng bola from backcourt going to the other court. But it seems the adjustment is not good enough. Parang yung nakita natin, parang binawasan lang nitong si Coach Chot yung pagiging predictable ng kanyang play. But at the end of the day, huling-huli pa rin ng Angola yung play natin. Dahil pagtawid ng bola doon sa half court, ang hinahanap kaagad, ang pinipilit pa rin na pasahan ng bola ay itong si Jordan Clarkson. But the problem is, sa ibabaw pa lang, tinatao na. Inaasawa na itong si Jordan Clarkson, kaya talagang hirap siyang makakuha ng bola. And in fairness, credit doon sa mga gumwardyang mga guards dito kay Jordan Clarkson. Very evident naman talaga na sobrang nahirapan itong si Jordan Clarkson, kaya naapektuhan pati ang kanyang rhythm. And even in many times na nakakahawak ng bola itong si Jordan Clarkson, ay merong trapper na sumasalubong sa kanya on the blind side. Kaya talagang hindi lumabas ang laro nitong si Jordan Clarkson. Well, anticipated na yan. Binanggit na rin yan dati before the game against Angola nitong si Coach Tab Baldwin. Talagang sinabi niya, sigurado mamarkahan nila itong si Jordan Clarkson. At sigurado mahirapan si Jordan Clarkson kasi nga sobrang lalaki nitong mga Angola players. Kaso, ito ang problema. Given problem na yun eh. Natural nag-scout yan. Kaso ang sinasabi natin dito, nasaan yung adjustment nitong si Coach Chot Reyes? Siguro naman naisip na rin niya yan. Naglaro na tayo against Dominican Republic, so expectedly nanood yan ang mga scouting coach nitong Angola.
Kaya dapat nagkaroon ng pangontra dyan itong si Coach Chot Reyes. Ano yung tinutukoy natin dyan na pangontra? Dapat pagka nakita nila na talagang hirap kumuha ng bola itong si Jordan Clarkson, ay may variation yung mga play natin. Pero kapansin-pansin, nabanggit din yan ng commentator nung nanonood tayo. Sabi ng commentator, bakit ipinipilit ipasa yung bola kay Jordan Clarkson? So the answer is, kaya ipinipilit ipasa sa kanya kasi nga sa kanya lang talaga nag-i-evolve yung play. Actually, mas maganda sana eh kung iniligaw nitong si Coach Chot Reyes yung defensive plan nitong Angola. Pag sinabing iniligaw, sana nagkaroon siya ng variation. Dinivert niya yung defensive game plan nitong Angola. Kasi sinabi na rin yan, nagsuggest na rin itong si Coach Tab Baldwin. Ang sabi ni Coach Tab, talagang mamarkahan nila, pahihirapan nila itong si Jordan Clarkson dahil anticipated na nila na nag-i-evolve lang ang play natin kay JC. Pero ganun pa rin ang nangyari. Ipinipilit natin na hanapan ng pasa itong si Jordan Clarkson. Kaya kahit makuha niya yung bola, sirang-sira na yung play. Stagnant na yung mga players inside the court. Kaya dapat ang ginawa niya rito, niligaw niya, dinivert niya. Kung ang expectation nitong Angola, mag-i-evolve ang play dito kay Jordan Clarkson, sana nag-motion offense siya. Sana nagkaroon ng mas magandang ball rotation nang sa ganon, sa dulo na lang makakakuha ng bola itong si Jordan Clarkson. Kaso sa nakita natin doon sa laro, talagang ipinipilit nila na maipasa yung bola kay JC. And the next one, assessment natin, but still related doon sa problema natin dito kay Jordan Clarkson, yung kakulangan natin ng dead-eye shooters. Lagi na natin sinasabi yan, lagi na rin natin naririnig yan sa iba, hindi lang dito sa ating channel, maging si Coach Tab Baldwin, sinabi rin niya yan, na ang solusyon talaga, magkaroon tayo ng maraming shooters dito sa ating Gilas, Pilipinas. We're not saying na hindi sila makashoot ng 3 points, pero ibang usapan kasi yung mga tipong parang Alan Kaidik, ano? Parang tipong Jeff Chan na talagang ilista mo na. Ang tawag sa mga yun ay mga dead-eye shooters. So paano makakatulong yung mga dead-eye shooters na yan dito kay Jordan Clarkson? So yung game plan, yung defensive plan nitong Angola ay talagang isasarado nila itong si Jordan Clarkson. There were comes a point na talagang nagdo-double team sila at nagtra-trap sila sa ibabaw. Pero kung sana meron tayong corner to corner, elbow to elbow na mga dead-eye shooters, kakalag yung depensa away from Jordan Clarkson. So doon magkakaroon ng pahinga, doon makakakuha ng bola ng maayos itong si JC. Kaso ganun na nga ang nangyari. Lumakas ang loob nitong mga Angola players, ang game plan nila talagang itrap sa ibabaw itong si Jordan Clarkson kasi nga nakikita nila okay lang na ma-open yung ilang mga shooters natin dahil alam nila mababa yung percentage. Alam nila wala silang dapat katakutan ng mga dead-eye shooters. Kaya't ganun kahalaga ang mga dead-eye shooters sa isang team lalo na kung international game. And for the last one, nakapansin-pansin na talagang hindi maikorek nitong si Coach Chot Reyes dito sa ating Gilas, Pilipinas ay yung ating transition defense. Well, fine, hindi lang naman ito per se kasalanan nitong si Coach Chot Reyes kung ang pag-uusapan natin ay transition defense. Kasi malaking factor din talaga dyan na yung mga players natin ay talagang agile, na mga big man pero kayang tumakbo from coast to coast. But then again, dapat may nakareding solution dyan ang isang head coach. Dapat na-anticipate niya yun. Dapat nakapaghuhugot siya ng mga respective players na suitable para doon sa transition defense na yan. Pero sabi ko nga kanina, in fairness naman, ayokong isisi lang yung part na yan dito kay Coach Chot Reyes. To be fair naman, dito kay Coach Chot Reyes. Kasi nga, may mga bagay naman in fairness na sinasabi ng coach down the bench, pero pagdating sa court ay hindi ginagawa ng mga players. So ang nakikita kong problema dyan ay lumalabas talaga yung mga wrong practices ng ilang mga players natin. Na kapag ka big man ka, kapag ka wing man ka, ay okay lang na hindi ka mabilis tumakbo from coast to coast. At ang dapat na humahabol lang ng bola ay yung mga guards. Ang mga European countries, hindi po pwede sa kanila yan. Mapauno hanggang 5, dapat sabay na tumatakbo down the court, down to the other court. If you still remember, for so many scenarios, ilang beses tayong tinatakbuhan ng mga Dominican players doon sa first game natin sa World Cup na ito. At successful. Itong Dominican Republic, talagang napag-iiwanan tayo sa transition defense. Pero in fairness, may mga naaalala tayo na talagang hinahabol sila ni Jordan Clarkson. Ilang beses nakablock ng isang transition offense itong si Jordan Clarkson. Unfortunately, ay walang kumukuha ng rebound kasi nga walang trailer. Instead, nakukuha pa rin ng Dominican players ang offensive rebound at naiko-convert pa nila yon into a points. So on that weakness, nakita yon ng Angola.
Siyempre, in-scout tayo doon sa laban natin against Dominican Republic. At ngayon nakaharap natin sila, they implemented the same dose of medicine and they are successful. Talagang inulit nila kung ano yung style na ginawa nitong Dominican Republic. Napansin kasi talaga nila na kapag ka nagfa-fast break, nagtatakbuhan, ay maraming players natin ang napag-iiwanan. Sa tingin ko siguro yung final assessment ko rito, it's about time talaga. Na itong SBP o Samahan ng Basketball ng Pilipinas, it's about time to wake up and explore for another coach. Pasensya na, may mga ilang nagsasabi na tayo daw ay nagiging hater nitong si Coach Jot Reyes. Ang sagot natin dyan, kung hater tayo ni Coach Jot Reyes, dapat tayo lang ang nagsasabi niyan. Around the corner, around the world, around the social media, ay talagang kabilat kanan, pare-pareho ang sinasabi. So we're not hater of Coach Jot Reyes. Ang sinasabi lang natin kung ano yung nakikita natin na dapat baguhin for the sake of our national team. So sa opinion natin dyan, ano, sabi ko, ulit-ulitin natin, opinion lang natin ito. Pero sa tingin ko dyan, dapat talaga it's about time. Mag-move on na tayo. Mag-move on ng SBP, mag-explore na sila ng mga foreign coaches, mga international coaches na kayang sumabay sa international brand of basketball. Pero fine, kung talagang ayaw nila ng foreign coach, eh nasa tabi na nila itong si Coach Tim Cone. Hindi matatawaran ang kalidad nitong si Coach Tim Cone. Ilang beses na rin naglaro yan sa Asian Games, sa Jones Cup, at sa mga iba't ibang mga FIBA sanction tournaments. At nakita natin, marami nang napatunayan din itong si Coach Tim Cone. Kasi honestly talaga mga idol, ano, hindi lang tayo ang nagsasabi na wala talaga sa players ang problema. Okay, nakita natin, may manabanggit din tayo ng mga bad habits ng mga players natin, pero madaling i-correct yun. Nasa pamamalakad yon at sistema, programa ng isang head coach. Sa nakikita talaga ng marami, disclaimer, ulitin natin, hindi lang tayo ang nagsasabi niyan, kundi halos buong Pilipinas na, na talagang nasa coach ang problema na talaga. Nandun na sa sistema, nandun sa programa. Dahil kung ang titignan natin mga players, look at this, sobrang impressed yung mga teams, yung mga players, kahit mga NBA players, kagaya ni Karl Anthony Towns, na talagang nire-recognize niya, talented talaga ang mga Filipino players. Ikaw naman, Idol Kabola, ano yung nakita mong pagkakamali ng ating Gilas Pilipinas? Ano yung manakita mong mga factors kaya tayo natalo against Angola? At ano yung manakikita mong mga suggestion, mga opinion mo na makakabuti sa pag-move on, pag-improve ng ating programa dito sa Gilas Pilipinas? I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!